Hi! Kumusta kayong lahat? My name is Tuesday and today is January 23, 2019. And I think it's about time now na ma-share ko sa inyo itong information and my own personal experience about this miracle superfood. No? I made a promise to myself na kapag nag-work ito sa akin, gagawa ako ng sarili kong video testimony at maninindigan ako as a living proof. So sa mga friends ko, relatives, at kahit hindi tayo magkakakilala, no, please do watch this video until the end. Napaka-importante nito at napakalaking bagay na posibleng makatulong din sa inyo at sa mga mahal niya sa buhay. So, way back year 2007, I gave birth December 2007, no? Pagdating ng 2008, hindi ko na maalala yung exact month na nag-start yung spotting or bleeding ko. So from that year, 2008 until 2010, siguro mga isa't kalahating taon, 4 times na nakapag-request ang OB-GYN ko ng TBS, no? And lahat ng result ng ultrasound ko were all okay. So okay naman. Dun sa isa't kalahating taon na nagpabalik-balik ako sa OB-GYN ko, nire-resitahan niya ako ng pampaampat, minsan antibiotics, at ang hindi ko makakalimutan, pills. My God, sorry no, pero I hate pills. Hindi maganda yung effect sa akin ng gamot na yan. So, parang napagod na ako after na napagod na ako kakabalik-balik. Hinayaan ko na lang yung condition ko. Hanggang sa na-adapt na lang ng katawan ko yung iritasyon, no? Imagine, almost every day, meron akong suot na pads. Until sa sobrang kapabayaan ko sa sarili ko, inabot na ako ng 2015 na ganun pa rin, na ganun yung condition ko, walang pinagbago. Umalingaw-ngaw na sa pandinig ko yung mga litanya ng kapatid ko na magpa-check up ka na, dear, dahil baka mamaya iba na yan, baka may cancer ka na. Kawawa naman yung mga pamangkin ko, baka maulila ng maaga sa ina. So, sinungahan niya ako sa OB-GYN naman niya ngayon. And then, as usual, sabi ni OB-GYN, pa-TBS ka muna. At paglabas ng resulta, makapal naman na yung endometrium ko. So, she advised na kailangan ko mag-undergo DNS. RASP pa yun, yung tawag nung araw, RASP pa. So, lumabas yung result kasi pinabiopsy niya yung na-scrape sa endometrium ko. Lumabas yung result October 23, 2015, ayan siya, no, naitabi ko pa, okay naman yung resulta, no, walang nabubuhay na cancer. Then sabi niya i-rest mo lang yan, binigyan niya ako ng pampaampat ng dugo. So sorry ha, yung nga pampaampat. And then after the next month, November 2015, ganun ulit ang nangyari. So, nag-start ulit yung spotting ko. Then, sinabi ko sa kanya, minessage ko na lang siya, Dok, ba't ganun? Meron ulit. Ang sabi niya sa akin, baka stress ka. Kailangan mong magbakasyon, kailangan mong mag-relax. Then, hinayaan ko na naman, hindi na ako bumalik sa kanya, hindi na ako nagparinig, hinayaan ko na yung condition ko, kasi total, sanay naman na ako dun sa ganun. Inabot na ako ng 2017. Hindi ko makakalimutan yung taon na yan dahil from August 2017 until February 2018, yan yung panahon na sobrang stress ako talaga. Sobrang stress ako sa trabaho. Wala na ako halos tulog. Pagod lagi yung katawan ko. So, ang laki nung pagbabago nung katawan ko, nung itsura ko. Yung mga kapatid ko, sinasabihan na ako na, ate, ano, may sakit ka ba? Mukha kang may cancer. No? Yung mga anak ko, sinasabihan ako na, ma, mukha kang walking dead, mukha kang alien, mukha kang zombie. And the worst, kamukha ko na raw si Michael Jackson nung na-deads. So, inayaan ko lang yun. Totoo naman eh. Nakikita ko yung sarili ko sa salamin. Ganun na talaga yung tsura ko. Then, nag-quit ako sa trabaho ko February 2018. Nag-quit ako. So, akala ko makaka-recover na ako, maayos na yung pakiramdam ko, yung itsura ko. Pero hindi. Nagtuloy-tuloy siya. Parang lalong nagkaroon ako ng depression na halos hindi na ako makatulog.
araw-araw, no, sa gabi hindi ako makatulog, hindi ko makontrol yung mga bagay na isipin, yung mga pumapasok sa isip ko, hindi ko na siya makontrol. So until dumating yung May 2018, ano, last year lang to, bumalik ako sa OB-GYN ko. Then sabi niya, pa-TVS ka ulit. Paglabas ng resulta, nagkaroon ng recurrence, no? Kumapal ulit yung endometrium ko. And that time, nagkaroon ng abnormality sa size ng cervix ko. So sabi niya, kailangan ko ulit mag-undergo DNS, no? RASPA. At tatlo ng specimen yung kailangan ipabiopsy. Kasama na dun yung cervix ko. So, ayun, pinagawa ko yung procedure na yon. Lumabas yung resulta, June 1, 2018. Ito siya. June 1, 2018. At sobra akong nagpapasalamat dahil okay yung result. Walang cancer cells, wala. Dun sa tatlong specimen na pinabiopsy, no? Clear ako dun. Tapos sabi ni OB-GYN, magpahinga ka lang muna, no? Baka talagang sobrang stress ka. Nirestahan niya ako ng pampaampat. And then, hindi naman talaga totally nawala. Talagang nagkaroon ako ng kahit konting spotting meron, no, nung mga panahon na yon. Bumalik ako sa kanya. After a month siguro, bumalik ako sa kanya. Ang sabi niya sa akin, mag-pills ka muna sa loob na 6 na buwan. So, niresetahan niya ako ng hormonal pills. Kasi kapag daw hindi pa umayos yung condition ko within 6 months, pwedeng tanggalin na yung endometrium ko at baka i-refer na niya ako sa ibang doctor. So, dahil na ayoko ng operasyon, no, nag-worry ako ng gusto, bumili agad ako. Gusto kong kumpletuhin yung hormonal pills, no, 6 na buwan. Pagbili ko, 5 na lang yung natitira, so binili ko lahat. Nag-take ako noon, no? Nag-take ako ng pills, inabot ako ng 3 buwan. 3 buwan lang dahil hindi ko na talaga kinaya yung side effects. So, ito yung tira. Ayan, nakasealed pa. Hindi ko na talaga siya ininom kasi, una, yung side effects hindi ko kinaya. Pangalawa, dun sa 3 buwan na yon, wala namang nagbago sa condition. Then, ang ginawa ko, nangalap na lang ako ng information sa internet, no? Naghanap ako ng possible na treatment sa condition ko. Then, nagbasa kahit yung mga bagay na hindi ko pinapansin nung araw, pinansin ko na. Doon ko may nabasa ko na about serpentina, first time kong mabasa yan, marinig. Then, yung mga mangosteen, at kung ano-ano pang mga mixed vegetables, mixed fruits na nakabote, na nakakagaling daw ng iba't ibang klase ng sakit. But among them all, ang nakapukaw talaga sa attention ko is the barley grass. Kasi according sa nabasa ko, ang barley grass ang number one na masustansyang pagkain sa balat ng lupa. Diba? Dito sa mundo, dito sa ibabaw ng mundo. So, ang ginawa ko, nag-research ako ulit hanggang sa nagulat ako. Ang dami palang mga brand names ng barley grass. Kinumpare ko yon. So, parang almost the same naman yung presentation, yung research, yung pinanggalingan. No? Binis ko na lang sa affordability, yung kakayanin ng budget. So, I chose Salveo Barley Grass. Umorder ako October 21, last year, 2018. No? Habang inaantay ko si Salveo Barley Grass, ni-stop ko yung mga multivitamins na tinitake ko para at least ma-flash out sa system ko. Dumating yung order ko ng October 27, nag-start ako mag-take October 28. At talagang in-update ko mismo yung sarili ko araw-araw kung meron bang magiging changes, no, sa pag-take ko ng Salveo Barley Grass. At hindi ako makapaniwala, in just 3 days, nakita ko may pagbabago na. Na-excite ako at the same time, hindi ako talaga makapaniwala. Kaya nanahimik na lang ako. Wala akong pinagsabihan. Pinalipas ko muna yung 1 linggo hanggang sa nakita ko after a week, talagang konti na lang, no? Halos wala nang bahid. At pagdating ng 2 weeks, as in wala na. Malinis na talaga. So, doon ko na pinamalita na sinabi ko sa kapatid ko na ganito, ang galing. Parang magic yung nangyari. So, syempre, hindi ko naman na-expect talaga na paniwalaan nila ako kasi biruin mo,
10 years kong bit-bit kong sitwasyon na to, tapos in just 2 weeks, napagaling ako ng barley grass. So that time, excited na akong gumawa ng testimony. Pero pinigilan ko yung sarili ko kasi nga naman, di ba, 2 weeks pa lang, baka pagtawa na lang nila ako. Sabi ko sa sarili ko, aantayin ko na magdalawang buwan, at least 2 months, no? Pag nagtuloy-tuloy to na okay yung sitwasyon ko, tsaka ako gagawa ng testimony. Hindi ko na namalayan, magtatatlong buwan na pala ako ngayon, no? Sa loob ng almost 3 months, no, health partner ko lang si Salveo Barley Grass. At masasabi ko talaga na ang gaanong pakiramdam ko, I feel energized every day. Tapos nagkaroon ng kulay yung balat ko, yung itsura ko, no? Napansin din ng kapatid ko na parang blooming daw ako. So sa pakiramdam ko naman talaga, I feel healthy. Kaya siya na yung naging ano ko talaga partner, at siya na yung substitute sa dati kong multivitamins, ang Salveo Barley Grass, no? So naniniwala naman ako, no, I believe na I still need to seek medical attention. At lahat naman tayo, kailangan natin ng doctors, kailangan natin ng regular check-ups. And it is very clear naman to my own understanding na that Salveo Barley Grass is not a medicine to cure diseases. No? Malinaw sa pangunawa ko na ang Salveo Barley Grass is a superfood that can help boost our immune system. So kung mataas yung resistensya natin, no, mataas, malakas yung immune system natin, malakas din, no, lumalakas din yung natural healing powers ng katawan natin to fight diseases. So yun, ito yung good news na talagang gusto kong i-share sa inyo, no? Matagal na, no? 2 weeks pa lang na nagtatake ako ng Salveo Barley Grass. Nasabi ko na siguro lahat ng gusto kong sabihin. At isa sa mensahe na gusto kong iparating sa inyo na pangalagaan natin yung sarili natin, especially our health. Huwag tayong matakot o manghinaya na sumubok ng mga bagay na kung alam naman natin na makakatulong sa overall health natin, no? Kagaya nitong Salveo Barley Grass. Hindi nga tayo natakot o nanghinayang, nagdalawang isip na kumain ng basura, di ba? Junk foods, fast food, at kung ano-ano pang masasarap na pagkain na kahit na alam naman natin na it can compromise our health. So, yun. Maraming salamat sa pakikinig ninyo. And please share this information sa inyong mga loved ones, no? Sa inyong mga friends. Dahil ito na lang yung libreng paraan na pwede natin gawin, no? Para makatulong sa ibang tao by sharing information like this. So, once again, my name is Tuesday. Thank you very much and God bless.